Welcome to Maggie Food DIY TV. Welcome back, guys! Ngayon na ulit nakabalik dito sa ating channel kasi may mga ginawa ako na aking nakabisihan. Kaya ngayon lang ulit ako nakapag-record, nakapag-video. Bali, ito i-share ko sa inyo ngayon yung simple fondant cake ko. Bali, sa parents ko lang ito. Then, napaka-super rush niya kasi may mga cakes pa akong ginawa ng umaga, fondant din sa bahay. Ito kailangan na siya pinabukasan. Mabiyahe pa siya pa south. Bali, mga 4 hours pa yung biyahe. Kaya kailangan ko siya gawin. Bali, ano to siya yung fondant. Bali, nag-ganash lang ako dito ng chocolate. Then, kinabar ko siya ng fondant. Gaya nga nang napapanood nyo. Hindi siya ganun kakinis kasi nga totally sa ano ko lang naman sa parents, kaya hindi na siya ganun kapulido. Pero dapat kapag gumagawa ka ng ganache, ano siya yung siguraduhin mong makinis pa siya sa legs mo. Charot, dapat makinis siya kasi once na hindi siya makinis, bali magmamark siya sa fondant, bali magkakabako-bako or may something na hindi ka aya-aya tingnan. Kaya mas maganda na kapag nagka-cover ka ng ganache ay mawala talagang mga bahid ng dumis, char. Bali, yan, binalot ko na. Sabay yung mga topper yan, ginawa ko lang yan. Bali, pinaprint ko lang siya. Then, kinaber ko siya ng back to back ng tape para hindi maabsorb ng papel yung moist ng fondant. Bali, yan, yung maliliit na yan, nilagay ko lang din siya sa pinatong ko siya sa ibabaw ng manipis na fondant para dumikit siya. Then nilagyan ko siya ng konting water. Sabay, yan, ikakat mo lang siya, ididikit mo lang. Then ididikit mo siya dyan mamaya sa gilid-gilid. Bali, ganyan lang ako. Siyempre, bago mo siya idikit, isure mo na na-sanitize mo yung yung papel ba? Ayun, tawag yung print mo na yan bago mo siya idikit sa fondant. Kasi syempre kakainin din yan ng iba. Although may iba na hindi kumakain ng fondant, pero may iba rin talaga na kinakain gaya ng mga bata. Paborito nila yan. Bali, yan yung uunahin nila, yung mga nakadikit-dikit. Gaya ng mga bata dito sa bahay. Yan yung mga gusto nila, yung mga fondant. Hindi ko lang alam sa mga nakakatanda kung makain din sila ng ganyan. Bali, simple lang naman yan siya. Ano lang siya. Yung na-rush ko lang talaga siya. Kaya hindi ganun ka ganda yung pagkabalot ko. Pero laban na yan. Dahil sa parents ko lang naman yan. So, bye. Bali, yung iba yan. Yung ganyan, yung pangalan na Happy Birthday. Bali, may stamp lang yan. Ako nabili ko yan siya sa Shopee. Bali, magpaparol, magpa-flat ka lang ng fondant, sabay i-ano mo lang siya, i-stamp mo lang. Yan na, may happy birthday ka na agad, instant. Then, yan yung mga lettering. Yan yung, bali yan, may tip ako dyan yung sa gamit na ganyan na yung mga AB alphabet na yan. Bali, ginagawa ko siya bago, di ba, magpapaano ako ng fondant, magpa-flat. Kasi wala yan siyang yung parang kapag inangat mo, matatanggal lang kusa. Wala yan siyang ganyan. Bali, ang ginagawa ko, nilalagyan ko siya ng cling wrap bago ko i-stamp. Para pag angat ko, hiwalay agad siya sa ginagamit. Para pag ano mo, automatic na siya na hindi ka na mag-ukit-ukit, hindi mo na siya tatanggalin. Kaya yung mga walang ganun, mas maganda na lagyan niyo siya ng cling wrap para mas mabilis gawin. Bali, yan pala, nilagyan ko siya ng palaman na 500. Bali, hindi ko na yan siya masyadong inanuhan kasi nga, alam mo naman, basta gawang pang sarili lang natin, okay na yan. Total, appreciate na yan nila kasi nga, lalo na kami, hindi naman kami nasanay sa laging may cake. Bali, nagka-cake-cake lang yung family namin nung nag-start na ako mag-baking, kaya happy na kami sa mga simple ng mga ganyan. Bali, yan na siya, guys. Thank you sa panunood. Please support and like my channel. And thank you!